So ito guys, isi-share ko lang sa inyo, okay? Itong si Darwin Cañete ay isa sa mga kilala na vloggers ng DDS sa Facebook. And he's also a friend. Na-meet ko siya, he was nice to me. So this video, wala naman akong sasabihin na negative about sa kanya, okay? So we will just comment dun sa kanyang shinare, which is an article, The Manila Times, What I Don't Like About Isko Moreno, okay? Ang problema ko dito sa shinare niya, dahil merong picture si Yorme Isko na naman na parang half-naked. Na half-naked yung picture na parang ano ba to? Ano ba suot niya dito? Parang yung sa ipugaw na ganung suot. So half-naked picture of Yorme Isko na showing na merong nakapulupot sa kanya na kalaban siguro. So coming from a movie siguro to. Ang point ko lang guys, hindi pa rin ba nila magets na yung mga atake showing half-naked pictures of Yorme Isko will only backfire. Yun na nga ang nangyari. Pansin niyo yung views ko sa YouTube, tumaas. Diba? Sa mga socials ni Yorme, tumaas. Yung mga tao are speaking up for him. Dumami yung mga supporters ni Yorme Isko. Pagkatapos makita yung ginagawang pangaharas nung administrasyon sa kanya. Gamit yung mga lumang litrato niya, lumang kung ano-ano. Ito nga, galing sa old movie siguro ito. Na maybe he was portraying an ifugao character. Kaya nakaganyan yung suot niya. Pero yun, hindi pa rin ba nila makita na yung mga tao tanggap si Yorme Isko na dati artista and normal na ginagawa naman niya ng mga artista. Ang daming mga iba't ibang mga politiko ngayon na artista dati, ganun din, naka-underwear lang din, naka basta yung mga revealing yung mga suot. So it doesn't work. And on the contrary, nagba-backfire nga sa kanila. So sa akin, kung gusto nilang ituloy yung ganyang strategy, kung gusto nilang ituloy-tuloy yung ganyan, bahala sila. Actually, pabor pa nga. Sige, tuloy nila yan. Maglabas lang sila ng maglabas ng lahat ng mga half-naked pictures ni Yorme Isko. Diba? So, sa akin, yun lang naman ang komento ko dito. Yung nakalagay dun sa article, on the eve of the downfall of the insurgency, one cannot be a fence-sitter, ganun-ganun, so about CPP. So, gumawa din tayo ng video about that. Kaka-post ko lang, so pwede nyo ding panoorin yon. So, yun lang naman yung comment ko dito kay Sir Darwin. Sir Darwin, nung nag-meet kami, mabait sa akin. It was really nice to me. So, wala akong sasabihin na kahit anong negative sa kanya about sa dito sa video na to, okay? Pero yun na, nagsimula na silang tumira kay Yorme Isko, eh. So, yung mga opinion-opinion, tapos yung mga picture na ganyan. So, ang gagawin, magpo-post ng ganyan, half-naked na picture ni Yorme Isko, tapos yung mga followers nila, tawanan ng tawanan. So, ilang haha na to. Tingnan natin. Lagpas 50 na haha na. So tinatawanan lang nila yung mga picture ni Yorme Isko na half naked. And of course yung karamihan ng mga Pinoy pag nakita yon, nakikita nila na iba na talaga, grabe na ugali nito. Sumusobra na naman. Nakita yung tao nagtatrabaho ng maayos, tapos ganyan yung gagawin. Ganyan yung klaseng pangbubuli yung gagawin, no? Ganyan klaseng paninirang puri yung gagawin dahil lang kalaban sa politika, di ba? So kung sa issue yung labanan, kung sa mga polisiya yung labanan, kung sa performance, di ba? Performance yung labanan. Pero pag yung mga ganyan na mga personal na mga atake na, di ba? Na-turn off na yung mga tao sa totoo lang. Ramdam ko dito sa channel ko, nakikita ko sa ibang mga channel, sa ibang mga social media platforms na lumakas yung support kay Yorme dahil sa ganyan. And baka kakaganyan nila, baka si Yorme magtuloy-tuloy na talagang tumakbo pagkapangulo. So, yun guys, yun lang masasabi ko. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.